Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. First, I would like to say thank you to those who are supporting us, who's watching our videos and also commenting to our videos and sharing our videos. Thank you from the bottom of our hearts. We thank you for the support, for the love that you are giving us. Okay, so for today's video, I will be answering the question of Sis Catherine Joyce Eugenio. She asked a question from the previous video that I posted. I posted a video, yun po yung morning routine with three kids. This is my life as a stay-at-home mom and how I'm doing it all by myself. I'm cooking, I'm taking care of them, I'm giving them bath and all that. So it's basically it's just a glimpse because I did not how can I record it all. So yung mga kwan lang, yung mga part or yung mga iba na gusto kaya kong i-record, yun po yung nilagay ko sa video. So now I'm going to answer yung comment po niya sa previous na video. So ang sabi niya po dito, let me check. Sabi niya, "Hi sis, I'm happy looking at your with your children, planning to get also my kids soon. Tips naman po for your lifestyle, mahal ba mga gastusin?" And she's asking for advice. So thank you sis Catherine for your comment. Ito pa yung comment niya. So I will try to answer it. Yung answer ko po based lang po sa experience naming mag-asawa. So first, gusto kong sabihin na hindi po madali ang pagpapamilya dito sa ibang bansa. Lahat naman po sa kung nasaan po tayo, ang pagkaroon ng pamilya ay very hard, especially when it comes to financial. So for us as a family, my husband is the only one who's working for the four of us. Four kami sa family, my husband, me, and our children. We have three, the panganay is 3 years old, and then our bunso is 1 year old. So si hubby lang ang nagtatrabaho. So it's very hard financially. Kasi before that, I was working. So when I was working, syempre mas maaluan yung financial namin. And syempre mas malaki yung budget namin when it comes to yung dealing sa finances namin. So right now that it's only my husband who's working, we really adjusted to it. Yung binabase talaga namin sa kung anong meron kami ngayon. Let me say it's not really easy to get the family here and considering all the financial. And I will be answering that that question based on our experience, based on our kung ano po yung ginagawa namin, lifestyle namin as a family. So let's get into it. First thing, ang lifestyle po namin, it's not, hindi po siya, I can say na hindi po siya magastos. Kasi if you have your family here, you really need to focus on the basic needs of your family. Lalo-lalo na po, like what I said a while ago, si husband lang po yung nagtatrabaho sa amin. So ang siguro ang gagawin ko na lang po dito, I would answer them as the basic needs of a human. Kung ano bang basic needs ng tao, like food, shelter, and clothing, and also education. For first is yung food. Okay, let's start with the food. Ang food po namin, siguro ang kaibigan mo when it comes to food is yung sale. Best friend po natin ang sale when it comes to food because po I'm glad na ang aking asawa, he's really into
hindi po siya kwan eh, hindi po siya tamad maghanap ng mga sale. So for example, yung mga gatas ni Natalie, kasi sinuwa po kasi dumedede po sa akin. So hindi na po siya, hindi na po namin nabibilan ng milk. So si Natalie, pag milk niya, naghihintay kami ng sale. Kapag may sale na bumibili kami ng, like for example, yung milk niya is yung Pediasure. And so, kung normal price po niyan, 130, like that. Pero kapag naka-sale po siya, 89. So, abangers sa sale. Ganyan. And also, to be honest po, dito sa Abu Dhabi, hindi po kami breakfast, lunch, dinner na nagluluto. Kwan pa nga, breakfast and dinner lang kami nagluluto. Kasi, more on sa breakfast naman, eggs. And egg lang naman ang niluluto namin, basically. And also, hot dogs, mga ganyan. And pag dinner, dun po kami talaga nagluluto ng meal. Yung meal po namin na yun is, minsan binabaong pa namin kinaumagahan, like my husband. Kapag nagluluto na kami ng dinner, binabaunan ko na din siya ng lunch niya, kinaumagahan, yung the same menu. So, ganun po kami dito. Kasi po, mahirap din kasing magluto. Let's say, for example, kaming mag-iin na lang yung naiiwan sa bahay. Ako lahat ang gumagawa. So, hindi ko sila maiwan-iwan. So, yun ang ginagawa namin. Nagbabaon na kami. Pinapabaunan ko na siya the morning. Pina-prepare ko na siya sa dinner. And ganun po yung food namin eh. Basic needs lang po naman namin yung rice, yung mga yan. For example, meron pa nga akong kwan nun na kapag everyday na kwan namin is, budget namin is 30 dirhams. Kasi nga, kwan yun, ano to, yung dinner lang namin niluluto namin, tapos bumibili naman na kami ng eggs, mga hot dogs, ganyan. Tapos kapag yung mga karne naman, nag-i-stack ka dyan. Tapos pang sahog-sahog, ganun. So, really, sa food natin is, it's our choice naman po kung gusto natin ng mamahalin. And kapag yung pagkain naman sa labas, hindi po kami mahilig dun. Kasi nga po, we are living within our means. Wala po kaming extra money to always go to any restaurants that we want. Bawal pong mag-crave. Hindi naman sa bawal, because kung mag-crave man kami, let's say for example, sa Jollibee, aminin po naman natin, hindi po naman ganun ka hindi naman po mura-mura po yun, di ba po? Kung may budget ka naman, why not? Pero po kami, na wala pong budget for that. Si hubby na lang yung nagluluto, ganyan, ng manok. Kasi nga, wala po kaming budget for that. So, we are really sticking to our budget. Strict po kami doon when it comes to budgeting. Kasi nga po, hindi mahirap talaga ang mag-budget. Lalong-lalo na kung hindi naman kalakihan ang sweldo, at mas lalo na po kapag negative. So I'm kwan pa naman po, kasi nga yung budget naman po namin ni hubby hindi naman sapat po, pero hindi naman po nagkukulang. And praise God, because really God is the provider for all our needs. So yun po, when it comes to food, hindi po kami maselan. And when it comes to shelter, dito po sa Abu Dhabi, you are living in you're staying in flat. We call it a flat kasi nga po sa building na yon, per flat po yan. And kami po, hindi po kami, we are not capable sa pag-rent po ng buong flat. So ang kwan dito is sharing flat. Actually, bawal po yun, pero hindi, mahirap naman po kung lahat ng per family may flat na ganun. Kasi nga po, mahal po ang flat dito. So, kami yung nag-i-stick kami sa we are renting a room. So, sa flat namin, ang nire-rent po namin is yung master's bedroom. Pag master's bedroom po kasi, kasama ang meron pong sariling banyo na po yun. So, yun po yung nirerentahan namin. Ang amount po nun is, ngayon pong pandemic, nagbaba po ng renta. So, 2-1 na lang po siya.
And aside sa 2,100 dirhams, if you will compute that to peso, 2,100 times 13, depende po kung magkano ang exchange rate. So, like that, if you are going to convert it, you are going to multiply it with 13 to 2,100 dirhams. And aside pa po doon, meron pa po kaming binabayarang kuryente at tubig. So, naka-separate po kasi siya. So, yun po. Yung kwan namin, 2,100 and then umabot po kami ng 2,200 and then 2, so like 100 each, 2,300 kamo na lang po. Yun po yung budget namin when it comes to shelter sa renta ng bahay. So, hindi po talaga pagka yung mga iba nga po, mas mahal pa yung renta. Pero kapag gusto mo pong magtipid-tipid, tiyagaan lang pong maghanap ng bahay at saka yung mag-search talaga. Yun ang hirap kasi po yung palipat-lipat, lalong-lalo na ngayon sa pandemic na to. Kailangan nating mag-ingat. So, lahat kami ngayon is, hindi pa kami lumilipat ngayong pandemic. And that's it. That is our, ang gastusin namin when it comes to yung shelter. And next is yung sa schooling ng mga anak namin. Hindi pa naman po sila nag-aaral. Tinuturuan ko siya ng mga basic na yung pagsusulat at pagbabasa. So, sa by schooling, wala pa po kaming ginagastos doon. And when it comes to visa naman po, yung visa namin is under kami kay Paul, in sponsorship ng hubby ko, ng asawa ko. So, ang ginastos namin doon sa visa ng mga visa naming tatlo is yung sa kanila umabot sa akin ata yung binayaran ni Paul is like 2,500 something like that kasi first application po niya yon. And then sa mga bata renewal na kasi kay Natalie, so sinabay namin is 1,700 kasi dito sa UAE you cannot stay here kung wala kang visa. So lalo na ako hindi nagtatrabaho, so under ako sa asawa ko, so we are paying for it sa visa namin. And then kapag sa insurance naman po, under po sa company niya. And yung company na niya yung nagde-deduct sa kanyang salary. So, imagine that, yung salary ng husband ko, mayroon pang deduction when it comes to our, babayaran niya pa yung aming insurance. Hindi po talaga biro dito. Kasi hindi ka naman po makakapag-visa kung wala ka pong insurance. So, lalo na sa akin kasi yung insurance ko po is kasama ang maternity kasi nga 'di ba pag nanganak ka, so kasama, mas mahal po yun. And sa mga bata naman po yung binabayaran naming insurance sa kanila is like 1,700 ata. I'm not sure the exact amount, pero 1,700 times 2, so dalawa pa sila, so how much po yun. And then yung sa akin, yung the last time na dinedact sa kanya is 7,000. So yung 7,000 na yun for 1 year, so dinededuct nila yun sa sweldo niya. So yun talaga yung gastos namin mag-asawa when it comes to yung lifestyle namin dito sa so Abu Dhabi. So yun po, hopefully nasagot ko yung tanong mo sa lifestyle namin. And